Nagumpisa nga itong chapter 1058 sa scene kung saan galit na galit nga itong si Nami kay Luffy. Since sa last chapter nga nagdesisyon itong si Luffy na dumaan sa waterfalls na siya namang kinahulog na itong Thousand Sunny. Sinabi nga ni Nami na muntik na nga daw ipahamak ni Luffy yung buong pirate crew nila. Sinabi naman ni Jinbei na ayos lang naman daw since wala namang nasaktan sa kanila. Pero galit ngang sinabi ni Nami kay Jinbei na manahimik ka dahil masyado nga daw niya na ini-spoil itong si Luffy. Sa tindingan ng galit ni Nami, inakala pa ni Jinbei na gumagamit itong si Nami ng Conqueror's Haki. Sa kabilang banda naman, napansin na nga ni Nico Robin itong mga bagong bounty posters nila. Ang unang ang ni-reveal itong bounty ni Chopper na may 1,000 belly. Natuwa nga itong si Chopper dahil tumaas ang bounty niya. Pero na-realize nga rin niya na masyado pa rin itong mababa. Ang sumunod namang ni-reveal itong bounty ni Nami na mayroong 366 million belly. Ang sumunod naman itong kay Brook na merong 383 million belly. Samantalang si Frankie naman na may 394 million belly nagulat dahil yung picture nga niya sa bounty poster yung mukha ng Thousand Sunny. Si Usopp naman na merong 500 million belly natatakot dahil napakataas nga daw masyado ng bounty niya. At sinabi nga niya na sana nga daw wag nang tumaas pa itong bounty niya. Bale, ang sumunod na bounties naman na ni-reveal itong mga high tier members na ng Straw Hat Pirates. Ang una na nga dyan itong si Nico Robin na merong 930 million belly na bounty. Sinunda naman ito ni Sanji na merong 1 billion and 32 million belly na bounty. So alam naman nating lahat na big deal nga kay Sanji itong bounty niya. Kaya naman nakita nga nating umiiyak sa ines itong si Sanji. At nagtataka kung bakit mas mababa ang bounty niya kila Zoro at Jinbei. Bale, ang sumunod namang ni-reveal itong bounty ni Jinbei na merong 1 billion and 100 million belly. Sinunda naman ito ni Zoro na meron namang 1 billion and 101 million belly. Nung makita nga ni Zoro itong bounty niya, inasar niya itong si Sanji at tinawag nga niya itong number 4. Indikasyon na pang-apat lang daw itong si Sanji sa pinakamalalakas sa Straw Hat Pirates. Anyway, ang huling ang ni-reveal na bounty itong kay Luffy na merong 3 billion belly na bounty. Nung makita nga to ni Luffy hindi niya to gaano inintindi at instead pinagtuunan na lang niya ng pansin yung gutom niya. Sa sumunod na panel naman napunta na nga tayo sa scene ng Cross Guild. Dito nga nagmamakaawa itong si Buggy na huwag patayin nila Crocodile at Mihawk. Si Crocodile nga galit na galit kay Buggy dahil siya nga yung naging leader ng binuo niyang Cross Guild na supposedly dapat na silang dalawa ni Mihawk ang magiging leader. Nagsosorry nga lang itong si Buggy at sinabi na hindi rin naman daw niya ini-expect na siya ang magmumukhang leader netong Cross Guild. Hanggang sa bigla na ngang umiksena itong si Galdino o si Mr. Tree. Sinabi nga niya na masaya daw siya at paglilingkuran niya ulit itong si Crocodile. Kung maaalala nyo kabilang nga itong si Galdino Dino sa Baroque Works ni Crocodile during Alabasta Arc. Bali, nung marinig nga ito ni Buggy nagalit siya kay Galdino. Sa sumunod na panel naman nagkaroon nga ng flashback kung paano nga ba nabuo itong Cross Guild. So nung time na inabolish pala itong Seven Warlord System, kinontak pala kaagad ni Crocodile itong si Mihawk at inalok na bumuo sila ng alyansa para nga naman katakutan nga daw sila ng mga Marines at hindi maliitin. Plus pinaalala pa nga ni Crocodile na kinakatakutan nga daw noon itong si Mihawk ng mga Marines. In fact, binansagan pa nga daw siya bilang Marine Hunter. At lastly, parehas nga daw silang maingat gumalaw at pili lang ang pinagkakatiwalaan. Kaya naman nagme-make sense nga daw kung magsasanib sila ng puwersa. Hanggang sa nalipat nga yung flashback kay Buggy kung paano nga ba siya ni-recruit ni Crocodile. Bali, nung time pala na inatake itong si Buggy ng mga Marines para hulihin, biglang dumating itong si Crocodile para tulungan siya. Pero hindi nga ito yung purpose ni Crocodile kaya siya pumunta kay Buggy. Bagkos kaya pala niya pinuntahan itong si Buggy para singilin ito sa utang niya. Kaya naman nagmukha ngang tinulungan ni Crocodile itong si Buggy sa mga Marines. Pero ang totoo maniningil lang ito ng utang. At dahil nga dito ang tingin nga ng mga tauhan ni Buggy parang magkapatid na nga daw itong sila Crocodile at Buggy na handang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Anyway, ni-reveal nga rin kung bakit nga ba pinautang ni Crocodile itong si Buggy ng pera. At dahil pala yan sa magkasama sila during sa breakout ng Impel Down.
Bali sinabi nga ni Buggy na wala pa siyang sapat na pera para bayaran itong si Crocodile. Pero nagpresenta nga itong si Buggy na kahit wala pa siyang pera, eh handa daw siyang maipagtulungan sa bubuing alyansa ni Crocodile. Kaya naman nagpagawa na nga siya ng mga flyers at advertisement na ipapakalat sa buong mundo. Nung makita nga ni Crocodile itong posters at flyers na ginawa ng mga tauhan ni Buggy, eh nainis ito. Dahil mukhang bidang-bida nga daw si Buggy sa poster na to. Nung makita naman ito ni Buggy, eh pati nga siya eh nagulat. Since hindi nga niya ine-expect na ganitong poster ang gagawin ng mga tauhan niya. Kaya naman bago pa nga ipabago ni Buggy itong poster na ginawa ng mga tauhan niya, eh napakalat na pala ito ng mga tauhan niya sa iba't ibang parte ng mundo. Hanggang sa nalipat na nga yung scene kay Brand New. Dito nga eh pinakilala niya yung mga miyembro nitong Cross Guild at kung ilan nga ang mga bounties nila. Una nga niyang pinangalanan itong si Buggy dahil ito nga yung kinukonsider nilang leader dahil nasa gitna nga siya ng poster. Dahil nga daw sa dating miyembro itong si Buggy ng Roger Pirates, kinukonsider din daw siya bilang rival ni Red Hair Shanks. Charismatic nga daw ito to the point na nagawa niyang matawag itong si Crocodile para lang iligtas siya laban sa mga Marines. At higit sa lahat eh yung power nga daw nito na pati itong si Dracul Mihok eh sumusunod sa kanya, eh meron nga daw 3 billion and 189 million na bounty itong si Buggy. Si Mihok naman na pinakamalakas na swordsman sa mundo eh meron naman daw 3 billion and 590 million belly na bounty. At lastly eh si Crocodile. Meron nga daw bounty itong si Crocodile na 1 billion and 965 million belly na bounty. Sa sumunod na panel naman eh nabalik na nga yung scene sa Cross Guild. Dito nga eh naiinis pa rin itong si Crocodile kay Buggy. Since nagawa nga nitong maging isa sa mga emperors ng walang kahirap-hirap. Pero hindi nga daw masama itong idea na to, sabi ni Mihok. Since wala nga daw siyang desire para maging isa sa mga emperors. Plus ang gusto nga lang daw niya eh katahimikan. Dagdag pa nga ni Mihok na hayaan lang daw nila na maging emperor itong si Buggy. Nang sa ganun nga naman daw eh nakatoon yung atensyon ng mga Marines sa kanya imbis na sa kanila ni Crocodile. Dahil madali lang naman daw madispose itong si Buggy kung gugustuhin nila. Bali sumang-ayon naman si Crocodile sa ideyang to ni Mihok. At dito eh ipinakilala na nga ni Buggy itong sila Crocodile at Mihok sa mga tauhan niya bilang mga executives ng Cross Guild. Sa kabilang banda naman eh napunta na nga yung scene sa mga revolutionary armies sa kuta nila sa Kimbaka Kingdom. Dito nga eh pinag-uusapan nila si Sabo at yung sitwasyon nito ngayon. Nakita nga natin itong mga commanders ng revolutionary armies na kasama ni Sabo sa pagsugod sa Reverie. Bali nalaman nga natin sa chapter na to na nahiwalay pala itong si Sabo sa kanila. Anyway, sinabi nga ni Monkey D. Dragon na masaya daw siya at ligtas itong si Sabo. Pero kung si Sabo nga daw talaga ang pumatay kay King Cobra, eh hindi niya daw mapapatawad itong si Sabo. Hanggang sa kinausap na nga ni Dragon itong nakaligtas na si Kuma. At pinapareport nga niya ito kung ano nga daw ba talaga ang totoong nangyari sa Reverie. Pero bago pa nga makapagsalita itong si Kuma, eh nakatanggap sila ng tawag. At itong tawag nga na to eh nagmula kay Sabo. Bali sinagot nga ni Koala itong tawag. At kumpirmado nga na si Sabo itong tumawag sa kanila. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1058. Bali ngayon eh pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Hindi ko natatalakayin pa itong mga bounties ng Straw Hat Pirates at Cross Guild. Since napag-usapan na nga natin ito during sa spoiler review natin. Kaya kung sakaling na-miss nyo itong spoiler video natin, eh maglalagay na lang ako ng link sa description sa ibaba. So magfo-focus nga tayo sa flashback na itong Cross Guild at itong nangyaring scene sa Revolutionary Armies. Bali nalaman nga natin sa chapter na to na si Crocodile pala talaga ang nagtatag ng Cross Guild. At dahil nga lang sa misunderstanding sa poster kaya naging isa sa mga emperor itong si Buggy. Though ganito nga ang senaryo eh nakakatuwa nga at makikita na rin nating lumaban itong si Mihok finally. Since ito naman talaga ang hinihintay natin. Diba? Ang gumalaw si Mihok nang sa ganun nga eh isang araw eh makasalubong niya itong si Zoro at makalaban. Sa part nga ni Crocodile eh 12 years na rin simula nung huli natin siyang nakitang lumaban. Kaya naman nakaka-excite nga rin kung ano na yung mga improvements niya pagtapos ng time skip. I'm sure eh mas lumakas na itong si Crocodile magmula nung Marineford War. Sa part naman ni Buggy eh as expected nga eh napagkamalan na naman siya. Kaya siya nasa mas mataas na posisyon ngayon na similar
sa Impel Down arc na pinagkamalan rin siyang leader same as Luffy. Pero kahit nga nasa parang hostage situation ngayon itong si Buggy, eh naniniwala pa rin ako na gagawa siya ng paraan. Syempre kahit ganito si Buggy, eh hindi naman siya papayag na mamatay lang nang walang kalaban-laban kila Mihawk at Crocodile, 'di ba? Bali ang isa nga lang na ini-expect kong mangyari sa chapter na 'to na hindi nangyari, eh yung pagre-react sana nitong Cross Guild sa ginawa ni Luffy na pagtalo kila Big Mom at Kaido. May sort of fulfillment kasi kung sakali sanang makita nating nabilib itong sila Mihawk at Crocodile na natalo ni Luffy yung dalawang emperor. Sana lang eh makita natin to sa next chapters. Anyway, sa part naman itong Revolutionary Armies, eh kumpirmado nga na nung pagtapos nilang matalo itong dalawang admirals na sila Fujitora at Green Bull at mailigtas itong si Kuma, eh nahiwalay na sa kanila si Sabo. Since nandito nga sa chapter na to yung mga kasama ni Sabo sa Reverie at siya lang ang nawawala. Kaya naman mapapaisip ka nga kung talaga bang nakatakas na itong si Sabo sa Merijowa o still eh napadpad siya sa kuta nitong si Im Sama. Tumawag kaya siya sa Revolutionary Armies para i-report itong makikita niya sa loob ng Merijowa o tatawag ba siya para sabihin kay Dragon na hawak ni Im Sama itong si Vivi. All in all eh isang refresher chapter nga itong chapter 1058. Bumalik nga yung vibes na binubuli ni Nami itong si Luffy. Nandun din yung vibes ng comedic fights nila Sanji at Zoro. Plus yung appearance nga ni Buggy na kinakawawa, eh isa rin sa nakakamiss makita mula kay Oda. Kaya naman kaabang-abang nga yung mga mangyayari sa mga susunod na chapters. Na I'm sure eh malalaman na natin kung saan na nga ba papunta itong Straw Hat Pirates. Bali may kumakalat nga na balita na sa Elbaf nga daw ang susunod na isla na pupuntahan itong Straw Hat Pirates. Pero as of now nga eh wala pang official statement patungkol dito. Kaya naman wag nga muna tayong umasa na sa Elbaf nga ang susunod na isla na pupuntahan itong sila Luffy. Anyway, dito na nga nagtatapos itong review natin para sa chapter 1058. So yun lang, peace!